Magandang araw mga kalapatids. Bali, papakita ko ngayong video sa inyo. May na-trap o na ligaw na kalapati dito sa barko. Bali, 5 days na siya. Okay. Kinip ko na lang kasi nangihina. Ang problema rito yung binibigay na pagkain namin kasi dito sa barko bigas lang. Bigas saka itong munggo. Ito yung itsura niya, mga kalapatids. Yan mga kalapatids, so magandang ipon siya, parang red bar or brown bar to siya eh. Dali, malakas naman, okay naman siya kasi hindi pwedeng ikip sa barko ito kasi bawal sa barko yung may mga animal o anumang nakita nila na mga ibon na inalagaan. Kaya ang mangyayari nito mga kalapatids, one day bulkan magperto, paliliparin ko siya. I think 3 days. Pero okay naman siya kasi nakain naman siya ng munggo. Ng bigas, yun nga lang. Kailangan i-release ko ito pag yung may makikita na siya na mga isla. Masyado pa kaming malayo, nasa 100 miles pa yung layo namin dito sa isla. Kaya hindi ko naman siya pwedeng makawala kasi lilipad lang siya dito sa barko, magugutom hanggang manghina. Wala siyang mainom na tubig kundi seawater, kaya keep muna siya. Maganda naman siyang ibon. Maganda ang kulay pero sa tingin ko native lang ito eh. Galing ito ng Brazil. Doon ito doon nang galing tapos papunta kami ng Uruguay malapit sa Argentina. Kaya after 3 days re-release ko ito guys, kasama rito sa video na ito. Bali, dito ko lang muna siya inukulong, inilalagay. Tulad na sinabi ko, after 3 days, ikuha ko siya, i-release ko na siya. Pagnado na kami sa Puerto. Bali, yun nga, yung sinabi ko, munggo. Munggo pa lang yung pinapakain ko. Pero okay na rin naman siguro ito kasi lumakas na siya. Kasi hindi katulad nung nahuli ko siya. Ang hina talaga niya. Natrap pa siya sa loob ng bodega. Yan. Dito man siya. Binibigyan ko din siya ng tubig. Swerte pa nga niya kasi yung binibigay kong tubig. Yung mga nakakuan talaga mineral. Ganito. Yan. Yan mga kalapatids, bali umaga ngayon, 2 days before na arrival kami doon sa Puerto. Tuwing maga pinapakain ko siya, ito munggo. Pinapakain ko dito sa kalapati na kinikip ko muna. Yung mahihayin, bali iniiwanan ko lang siya dyan. Tapos pag walang tao, sa kanan niya kinakain yan. Yan mga kalapatid, sabali nakarating na kami rito sa patutunguhan namin. Malapit na rin kami sa isla. Bali yung isla doon sa kabila. Re-release ko na itong tinip ko na ibon nito, inalagaan ko. Kahit munggo yung kinain niya pero gumanda naman yung katawan niya. At malakas na rin siya. Malakas.
nilagyan ko na din siya ng temporary na itong table tie na marking ko, para titingnan ko kung makikita ko ulit itong ibon na ito pag makabukasan, makabalik man kami rito sa lugar na ito. Sa bali itong lugar nga pa lang ito, Uruguay, Montevideo, Uruguay. Kailangan ko talaga siyang i-release kasi bawal talaga ito. Bawal ito sa nakita ng mga authorities sa puerto. Yan, i-release ko na siya. Oh. Na. Yan, bali hindi siya lumipad ng maayos. Okay na yan, kahit nandyan lang siya sa kubyerta, okay lang yan. Masaya siya. Kaya tingnan natin hanggang siguro kapisaduhin muna niya itong barko. Sana pagdikit namin na marami sigurong kalapati doon sa puerto, sumama siya doon para doon na siya mamuhay. Matagal din siya rito sa barko, inabot din siya ng 10 days. Galing Brazil tapos nag-Uruguay. Sige mga kalapatids, hanggang dito na lang itong video kong ito. Sa mga baguhan dyan, subscribe kayo, pindutin ninyo yung notification bell para ma-update ko kayo sa mga video ko katulad ng ganito. Thank you mga kalapatids.